Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dad, ang kulit. Papunta na ako dyan. Nadidelay lang ng konti yung flight ko. Nagkukulitan na nga itong kapatid ni Obeng na babae. Dahil pinapadali nga daw itong papauwiin ng Pilipinas upang makita pa niya itong ngang si Obeng ngayon. Kaya naman, nakukulitan na ito sa kakatawag dito naman ng ama ni Obeng na si Mang Pepe. At sinabi nga dito ng babaeng ito na nadidiling nga daw itong kanyang flight at makakarating din daw siya dito naman sa Pilipinas. At sa hindi inaasahan, ay nagbalik na nga ang lahat-lahat ng alala ni Dr. Tanyag dahil sa ipinakita nga na larawan ng nurse na si Dr. Fidel. At dito na nga lahat nag-flashback sa isip ni Dr. Tanyag kung ano nga ang nangyayari bago siya nahulog dito naman sa fire exit. At ang papel na tinutukoy niya na pinagtatalunan daw nila ni Moira ay walang iba kundi itong sibling test na pinakuha naman ni Zoe dito naman kay Fidel. At dahil dito, dali-dali naman nagre-recording itong si Dr. Tanyag kahit nahihirapan na nga siyang huminga. At dito naman na hindi niya pinapahalata ni Moira na may nakapaloob sa kanyang higaan na cellphone at naka-recording din ito habang nagsasalita itong si Moira na hindi daw niya ito sinasadya. At dito naman na nagkukunwaring mabait itong si Dr. Tanyag sa mga sinasabi nga dito ni Moira. Subalit maya-maya naman ay hindi nga inaasahan ni Moira na may mangyari nga masama dito kay Dr. Tanyag. Kaya naman ay dali-dali din na tinawag ni Moira itong ang si Doc Ray at itong si Mang Pepe upang i-rescue nga nila itong si Dr. Tanyag. At ipinagtataka nga ni Annalyn kung bakit nagkakagulo nga sa ER. At dito na nga sinabi ni Zoe na nagpapatawag daw ng meeting itong ang si Doc Ray dahil dito sa kanilang ama na si Dr. Tanyag. At nagtatanong nga itong si Annalyn kung ano nga daw ang nangyari. Subalit hindi naman ito sinagot ni Zoe. At dito naman nang ialam itong ang isang pasyente ni Annalyn at sinasabihan nito na mas importante pa daw pasyente kay dito sa kanyang ama na naghihingalo na daw. Subalit sumagot itong si Annalyn na mahalaga daw ang kanilang trabaho kaya ganun daw talaga ang patakaran ng ospital ng Apex. Kahit ay naghihingalo na itong kanyang ama ay bawal nga niya itong puntahan dahil ipinagbabawal din dito ni Moira at Zoe na huwag makalapit-lapit itong ang si Annalyn Santos. At dito na nga kinabukasan ay dumating na nga itong kapatid ni Obeng at dito naman na lubos na ipinakilala dito naman ni Mang Pepe sa kanilang lahat na may kapatid itong si Obeng na babae. At pati na rin ang kanyang legal na apo ay walang iba itong ang si Annalyn dahil sinasabi nga doon sa video na itong ang si Annalyn ay nag-iisang tanyag at nag-iisang anak lamang dito nga ni Dr. Tanyag. At dahil ay sila Ray Meneses ang naka tuka naman dito kay Dr. Tanyag ay dito naman nila yan makikita itong cellphone na ibinigay nga ito ni Ray dito nga kay Dr. Tanyag at hindi niya inasahan na bumungad sa kanya ang mga recording na inirecord ni Dr. Tanyag bago nga ito atakihin at tumaas ang dugo. At dito na rin nila malaman na ito nga talagang si Zoe ay hindi talaga tunay na anak dito naman ni Dr. Tanyag. Kaya ikakagulat nga ito at itong kapatid ni Dr. Tanyag, itong babae na ito, ano nga ba ito sa papel sa buhay ni Annalyn Santos? Ito na nga ba ang kanyang hinihintay na magiging kakampi? O baka ang bagong magpapahirap naman sa buhay ni Annalyn dahil naman ay nakakatiyak na susulsulan na naman ito ni Moira at Zoe? Dahil hindi nga daw nila hahayaan na magiging masaya at magtagumpay itong ang si Annalyn na tuparin itong ang kanyang mga pangarap na magiging ganap na nyoro. At dito na rin palaban itong si Annalyn dahil pinayuhan nga siya ng kanyang lola Susan na kinakailangan magiging handa at magiging palaban. Yan po ang ating pakabangan bukas. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat.